Lungsod ng Davao, ang balwarte ni Pangulong Duterte. Ito ang larawan ng kaayusang nais niyang ipatupad sa buong bansa. At ang disiplinang gusto niyang maganap, hindi lang sa kalinisan, pati hanggang kalusugan. Ngunit tulad ng hamon ng Pangulo kontra droga, kinatatakutan din ng mga kalalakihan dito ang isang tugon sa problema na matagal nang pinagtatalunan. Ano kaya ang masasabi rito ng mga kababayan ni Digong sa Barangay Bukana? Ang barangay na may pinakamalaking populasyon sa buong Davao. Okay, mga taga Bukana dito sa Davao City. Ako po si Howie Severino ng iWitness. Magka-usap lang tayo tungkol sa yung mga iba't ibang paraan ng family planning, no? Gusto namin, dalawa lang yung anak namin kasi mahirap ang buhay. Walang magandang trabaho na may papakain sa ano. So gusto niyo dalawa lang? Oo. Bihira ba yun dito? Kasi ang kadalasan sa mga Pilipino, gusto nyo lang marami. Oo, bihira lang dito sa amin yung maliit lang anak. Karamihan marami? Marami. Banga dyan eh, may siyam, may walo. Kayo naman, Leo, ilan na anak nyo? Lima. Lima? Okay. Ilan ang gusto nyo? Sampo, kung pwede. Okay. Sampo, kung pwede. So, sumusubok pa kayo na magkasampo? Oo, oh, pero nag-control na kami ng asawa ko, nag-pills na lang siya. Eh, paano yan? Eh, hindi kayo magkakaroon ng sampo kung nag-pills. Pero akin gusto ko, pero sa asawa ko, hindi na. Tama na daw niya ng lima. Eh, hindi naman kayo nag-aaway. Tungkol yan. Pero sino nasusunod? Siyempre ako, kaya ako naghanap ng buhay. Oh, pero siya nagpipil siya. Pero pinapayagan niya magpil. Payag. O di siya yung nasusunod. Sa gabi ako. Sa gabi kayo nasusunod. Pero sa hirap ng buhay ngayon, sir, talagang may isipan mo talagang dalawa lang o tatlo yung anak mo kasi ano na lang ipapakain mo pag wala nang trabaho, walang trabaho, walang kita. Ano ipapakain mo sa anak mo? Wala na naman mahingi ka sa kapitbahay. Wala na naman maibigay ang kapitbahay natin. Kaya ganyan, sir. Nag-isipan mo na lang na mag-ano na lang ako, sir. Yung mag-check na po. Eh, Leo, yung narinig niyo yun na pag maraming anak, eh, parang mas malirap pa kayo. Kayo sabi niyo, gusto niyo sampo, no? So, iniisip niyo rin ba yun na baka mahirapan kayong magpakain ng sampung anak? Sa taong hindi marunong magkayod, yan, mahirapan. Pero sanay ako sa kayod. Anong trabaho niyo, sir? Anong pong trabaho? Bicycle driver, basta yung ligid ng ayong gulong, pag circle lang, nakayod ako. Yung triangle, hindi na ako nakayod niya. Ang problema niya kung magkasakit kayo, paano yun? Magkasakit? May vitamin sa'yo! Matagal ng debate ang family planning sa Pilipinas. Inabot ang 12 taon bago na isabatas ang Reproductive Health Act na nag-oobliga sa pamahalaan na magbigay serbisyo at impormasyon sa mamamayan ukol sa family planning. Maaring gumamit ng artificial contraceptives tulad ng pills, intrauterine devices, at injectables. Meron din mga permanenteng solusyon. Ligation sa mga babae o mas kilala bilang pagpapatali. At ang pinaka-hindi alam ng marami, ang paraan para sa mga lalaki. So, si tingin nyo, kasi ang ayon sa aming research, no, yung pagsusurik namin, konting lalaki lang yun nagpapabasectomy. Sabi ko sa kanya, mapabasectomy ka na kaya? Kasi ako nahihirapan ba sa health ko ba? Sabi niya, ayoko, huwag mo akong isali niyan kasi ayoko talaga. Kasi ano yun daw, yun, so lakas daw niya, baka mabawasan yung lakas niya.
Hindi nakapagtataka kung bakit sa lahat ng paraan ng family planning, pinakakaunti ang pumipili sa vasectomy. Isa sa matagal ng hamon pagdating sa family planning ang pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Sinuri namin kung paano ito ginagawa sa isa sa pinakamalayong komunidad sa lungsod ng Davao. Ang sitio lumatag sa distrito ng Marilo. Binubuo ito ng mga katutubong obo-manobo. Pero pag umat sa operasyon, sir, ha? Kanina, kutulad siya. Yaman, itagibutang. I-advise ka namo na duhahan, tutulo ka, adlaw ka, mamagpahulay. Pero ang magpahulay mo, din po't ingon na bedridden na ka. Nakilala ko doon si Jimmy Lubiano, ama ng dalawang bata. Hi! 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 Jimmy, Howie. Kamunta na lang sa ito. Manila. 35 taong gulang lang siya, ngunit handa na raw siyang sumailalim sa operasyon na magpapabago sa buhay nilang mag-asawa. Paano mo natuklasan? Paano mo natutunan yung ganung pag-iisip? Sa akin, walang nagturo sa akin yan. Sarili kong desisyon. Hindi naman ako nag-isip ng iba na nakikita ko sa kanila. Kadalasan niya ay sa pag-isip. So hindi ka ba nadadala doon? Hindi ba humihina yung loob mo? Hindi naman. Hindi naman para sa kanila yung gagawin ko. Para naman sa pamilya ko. Kung ano makakabuti. Ang natanim sa isip ko, kung ano makakabuti sa pamilya ko, yun ang gagawin ko.
Okay, ako ang mukwanan ha. Ako ang i-orient sa kasi sir. Huma naman ni si sir una. Kanang orient good. So, ikaw na po dro. Ano po dro sa mga type of family planning? Unsay kitay naka... Parang ano na lang, i-debrief na lang namin siya kung paano siya sa mga. Tapos yung... Gusto ra yun ako, nga duha ra yun akong anak. Kay, maura yun ang mga sabutan. Okay. So, yung pagpapavasectomy mo, duha hangtod tulo ka adlaw ka nga magpahulay, pero ang pagpahulay pagkatapos ng lahat na to, yung buong proseso at pumayag na at pumunta na doon sa lungsod para magpa-vasectomize, may mga umaayaw pa rin. Meron po. No, normal din kasi din yan ng mga ano eh, ng mga reactions ng mga kliyente natin, pero hindi natin sila pinipilit kung ayaw na nila talaga. Kahit on the day of the operation, pwede pa rin silang umatras. At bakit daw? Anong kadalasan ang ganyan? Kadalasan, yung napag-alaman ko yung mga brainwash eh. Brainwash? Oo, sa community, kunwari, sa community nila. May nag-brainwash sa kanila na, ah, oh, wag kang magpaano, ganyan-ganyan. Gulite. Ano yan? Anong tawag dyan? Gamot na tambal. Hindi gamot sa sakit ang ugat ng halamang makahiya. Pangontra raw sa pagbubuntis ng mga obo-manobo sa sito lumatang. Bilin, paninuruan. Ipas baso. Mayroon ko pa mamay. Isang baso lang daw nito pagkatapos ng regla ng babae ang kailangang inumin. Na, subok na yan ng iba. Subok na. Kapatid niya. Kung tutuusin para sa mga katutubo tulad nila, marahil kailangan nila magparami upang lumakas ang kanilang komunidad. Ngunit napag-alaman ko na mismong ang kanilang pinuno ay naging halimbawa ng makabagong pananaw. Siya ang naging kauna-unahan sa sitio na nagpa-vasectomy. Ilang taon na ring nakalilipas. Gusto kong hindi mahirapan siya ng yung asawa ko. So kayo na lang? Oo, kaya ako na lang ang nagpa-vasectomy. Bakit ayaw niyo pang padamihin yung mga anak niyo? Eh, gusto kong para makakamit ng pag-aaral na mataas na grado. Pito na ang anak ni Dato Loreto bago siya nagpa-vasectomy. Anong epekto sa inyo? Nawalan ba kayo ng libog? O... Wala. Pero mayroon lang kunti, sir, yung dinaramdam ko. Parang pawis akong kunti ba? Kunti lang. Yun lang? Yun lang. Epekto? Opo.
Pero maliban doon, walang wala na. Epekto. Pareho lang. Pareho lang. Malakas pa rin. Ah, malakas din. Sa ating mga Pinoy, bihirang inaako ng mga lalaki ang responsibilidad sa family planning. Kaya naman tila bukod-tangi ang mga amang nakilala ko sa Sito Lumatag. Ang mga babae kasi sila yung nagtatrabaho para sa bahay, nag-aalaga ng bata, nagbubuntis. Medyo mahirap. Tapos kung meron pa silang gawain katulad ng mga small business, nagtitindahan, nahihirapan sila. Sa pag-aalaga pa lang, hirap na sila. Samantalang yung mga husband, karamihan ng mga husbands, hindi pa kasi umabot yung kaisipan nila na tumulong talaga sa gawaing bahay. So hindi masyado nila nararamdaman yung tinatawag nating multiple burden ng kababaihan. Kaya ang mga babae, gusto nila mas konti ang anak para mas marami silang nagagawa, hindi lang sa loob ng tahanan, kundi sa labas din ng tahanan. Kinabukasan, dumating na ang V-Day, ang araw ng vasectomy sa Davao. Kada ika-apat na Biyernes ng bawat buwan, inaalok ang libreng vasectomy sa Tomas Claudio Health Center sa sentro ng lungsod. Karaniwang mahigit 10,000 piso ang halaga ng operasyon. Ngunit sa family planning program ng Davao, libre ito. At kung walang pamasahe o malayo ang tirahan ng pasyente, katulad ni Jimmy, maari pa siyang sunduin ng walang bayad. Kahit sinong lalaki ay pwedeng magpagawa nito, kahit dayuhan pa na wala ring bayad. Sinimula ni Pangulong Duterte ang libreng serbisyong ito noong taong 2008 pa noong siya'y alkalde ng Davao. Yung nagkaroon ng malaking sunog talaga, no? At I think the mayor was passing by, no? Parang dumadaan siya. Nakita niya yung, kasi nagbibigay ng relief yung social services, nakita niya yung mga bata na nasa kariton, ang dami talaga. So tinanong niya kung anong problema, bakit ganun karami. I mean, his usual, you know, na nagtatanong talaga. So nung nalaman niya na ang problema is on the limiting, na very expensive pala ang ligation, yung other yung limiting services sa hospitals. So sinabi niya na gagawa siya ng programa na libre siya, mababayad. Ang iba walang plano noon, ngayon halos desperado na, tulad ni Manuel Melibo ng Barangay Bukana. Bakit po kayo nagpa-vasectomy? Kasi po, sa kalagayan ko ngayon, marami na po akong anak. Sa ngayon, wala akong trabaho. Pag-isip ko na ako na lang umiwas. Ayaw ko na po magka-anak dahil wala po akong magandang kinabukasan may bigay sa kanila. 11 na ang anak ni Manuel. 4 na buwan lang ang bunso nila. At may sakit na goiter si Mrs. na dating inaasahan nila sa paglalabada. So ginagawa niyo rin ito para sa asawa niyo? Opo. Dahil sa mahal ko siya, ginagawa ko ito. Para na rin sa kinabukasan niya. Ayaw ko na po magka-anak. Sa dami ng anak ko. Kung tutuusin po eh, 13 pong anak ko. Yung una asawa ko, 2. Yung dalawang asawa ko, pangalawang asawa ko, 11. Wala pang 10 lalaki ang nakita ko sa clinic. Pero marami na raw ito. Isa-isa na silang pumasok sa operating room. Permanente na raw ang epekto ng vasectomy. At ang isa sa mga naunang lalaking nagpagawa nito sa bansa noong dekada 70. Malakas pa at nagmomotor pa ng malayo. Babae ang inaasahan ng lipunan na maging responsable pagdating sa family planning. Ngunit kahit gustuhin man ng babae na huwag na mag-anak, hindi niya ito basta magawa. Ang lalaki, kung gusto niya magpa-vasectomy, pwede niyang gawin kahit walang pirma ni Mrs. Ngunit si Mrs. hindi pwede magpa-ligate nang walang pirma ni Mister. Yan ang naging karanasan ni Carmelita Resurrection, ang health coordinator ng Barangay Bukana sa Davao City. Bakit kailangan ng pirma ng asawa? Kasi nga po, baka po may iba kasing lalaki na ayaw pumayag na mag-family planning. Ayaw, baka ako lang po yung may gusto, tapos yung asawa ko naman hindi. Eh sa akin naman, katuwiran ko naman po, gaya namin, katuloy ko po kami.
bawal po yun sa simbahan namin, tutus po ng simbahan. Eh, ang rason ko po naman, hindi naman po yung simbahan magpapakain sa mga anak ko, di ba po, sir? Eh, aasa ko pa ba yung kinabukasan ng mga anak ko? So, sa iba. So, kahit nga yung mga parents namin, tutol, yung iba tutol. Pero sa akin naman, hindi ko naman iaasa yung pagkain ng mga anak ko sa kanila. May mga lalaki na ang pananaw nila sa ano, dami ng anak, hawi. May pananaw sila na yung macho image. Mas maraming anak, mas macho sila. Meron pa rin ganung pananaw. Ngunit hindi naman lahat ng astig ay nais magpadami ng anak. Si Tom Jones ay matagal ng residente ng Barangay Bukana. Panahon pa ni Pangulong Marcos noong nagpa-opera siya. Hudyat ng programa sa pagpigil sa paglobo ng populasyon noon, dalawa lang ang naging anak nila mag-asawa. Isa daw kayo sa una dito sa inyong komunidad o ikayong pinakauna? 1975 ako na basektomy. Ang basektomy daw nakakabawas ng uwag, yung ay, sinasabing naman, uwag? Hindi naman. Ganun pa rin ang ano ko, pero hindi na ako nakapagpabuntis ng babae. Pero wala kayo naramdaman na mas humina o nabawasan yung inyong tinatawag na sex drive? Wala naman. Pareho pa rin? Pareho pa rin. Sandali lang ang operasyon ni Jimmy. Makakauwi rin siya sa araw na ito. So Jimmy, kumusta naman yung naranasan mo rito na basektom? Ano nangyari? Okay naman sa para sa akin, sir. Meron ba kayong naramdaman na masakit? Di, natural yun sa pag iniwa yung tao. Meron talaga, pero hindi naman ganong ano, masyadong masakit. So halimbawa, pag uwi mo sa inyo, pwedeng yung mga normal mong ginagawa, pwede kang magsaka, magtanim, ganon. Oo. Pareho lang. Oh, pareho lang. Pero may advice sila sa akin na kailangan pa daw ng 3 araw bago ako magsaka. Kasama ni Jimmy ang kanyang pamilya sa klinika. Pampaalis daw ng kaba. Ang maselang operasyon para raw sa mga anak niya, upang lalo niyang matutukan at mapag-aral. At para rin daw sa kanyang misis, na nais nang tumigil sa 2 anak. Ramdam ko na talagang mahal na mahal mo siya. Mahal talaga. Mula sa Sitio Lumatag, sa lungsod ng Davao, ako si Howie Severino, at ito ang Eyewitness.